Cathy. Alam ko yung mga gusto niya at hindi niya gusto. Alam mo, nakakalata na ako eh. Lahat ng tinuturo mo sa akin para kay Kat-Kat, palpak. Iniisaan mo ata ako, brad eh. Oh no, boss. Alam mo na kung paano matatalo si Jonas. Kailangan ko ng gitara. Inistorbo mo ang napaka-importanting meeting ko for a lousy electric guitar. At ngayon, palagay ko kailangan disiplinahin ka. Kaya hindi ko ibibigay sa'yo kung anong hinihingi mo. Nagtampo yata si Envy. Mas makapalapit ang loob sa akin ng pamangkin ko at mas makapasunod ko siya sa lahat ng kagustuhan ko. Kung maipamumukha ko sa kanya na yung mga hinihingi niya, kaya ko rin ipagkain. Pero dahil mabait akong tita, ibibigay ko kung ano hinihingi niya. Huwag niyo po kayong magalit kay Tito Badong. Ako naman po may kasalanan eh. Hindi ka nagtiwala sa sinabi ko sa'yo. Tandaan mo, Enzo, magkakampi tayo. Wala kong hangad kundi ang kabutihan mo. Kaya susunod para wala tayong problema. Sana kung anong sinabi ko, sumunod ka na lang. Opo, Tita Mildred. Di ko nagpuulitin. Very good. Oh. Enzo, halika. Pasok ka. Tita Badong, gusto ko lang pong mag-sorry dun sa nangyari kanina. Okay lang yan, Enzo. Eh, nagkausap naman na kayo ng Tita Mildred mo, di ba? Opo. Tito, thank you nga po pala dun sa gitara. Basta yung usapan natin, ha? Huwag tutugtog ng malakas pag natutulog na si Ali. Opo. Tito, kamusta na po ba si Ali? Okay naman. Tanungin mo siya kung gusto mo. Eh, Tito, naririnig niya na ba ako? Hindi. Eh, pero malay mo, baka bigla na lang siyang sumagot. Kaya lagi ko itong kinakausap ang anak ko. Baka isang araw, magsalita na lang siya. Alam mo, Enzo, kahit hindi nagsasalita itong anak ko, alam ko na kung anong gusto niyan. Galing niyo po, talaga po? Oo, kabisado ko na yan eh. Alam ko na kung anong ibig sabihin pag umungol siya. O kung bigla na lang kumurap ang mata niya, o bigla na lang gumalaw ang daliri niya. Eh, nagkukwentuhan nga kami ito ng anak ko eh. Totoo po yun, Tito? Joke lang, ito naman. Nasabi ko na ba sa'yo, Enzo, na kasing edad kayo ni Ali nung mangyari ito sa kanya. Nung may nagtangkang kumidnap sa kanila ni Tita Mildred mo. Kaya minsan, pag tumingin ako sa'yo, nakikita ko sa'yo ang anak ko nung maliit pa siya. Yung lagi nakatawa, madaldal, puno ng buhay, laging masaya. Huwag po kayong mag-alala, Tito Badong. Kung ako nga po, gumaling sa sakit ko eh. Sigurado ako si Ali rin. Halika nga rito. Oh, narinig mo yan, Ali ha. Gagaling ka daw, sabi ng pinsan mo. I love you! Cut, cut! Cut! Bakit niyo po tinanggal sa saksakan? Diyos ko naman, sobrang ingay! Nakakabingi! Ano ba kayo? Hindi na nga tayo magkaintindihan eh! Ano ba, Enzo? Sisirain mo ba yung tenga mo? Ha? Hasa naman, Ate Bill, bad trip! Yeah. Bad trip pala, ha? Ito naman si Ate Bill eh. Nagpo-practice lang naman ako ng kanta para kay Kat-Kat. Para kay Kat-Kat? O, teka, ano ba si Kat-Kat? Bingi? Eh, Ate Bill, ganito naman po yung kanta ni Jonas eh. Yung papa ni Chari. Ayun! Kaya pala, wala kang pakialam kahit na ikaw'y mamaos ng kahakanta. At ginagaya mo ang papa ni Chari para magkagusto sa'yo si Kat-Kat. Tumpak, Ate Bill! Nako! Ikaw ha? Sino? Sino nagtuturo sa mga kalokohan na ito ha? Sino? Thank you.
Ako nga. Huwag ka mag-alala, boss. Effective yan. Ako. Ikaw na nga, higante! Gigil ka talaga, oo. Oh. Enzo, huwag mo nga pinakitig ka itong jabar na ito, ha? Ako. Una sa lahat, kung gugustuhin ka ni Kat-Kat, gugustuhin ka niya kahit na sino ka pa. Hindi yung kung sino yung ginagaya mo. Pero Ate Belle, andiyan na yung karibal ko eh. Kailangan gumawa ko ng paraan para mapasagot ko si Kat-Kat. Enzo, makinig ka sa akin ha. Wala kang dapat gawin. Ang dapat mo lang gawin ay maghintay. Antayin mo yung tamang panahon para manligaw kay Kathy. Ate Belle naman eh. Ang tagal-tagal pa nun eh. 30 taon na nga nawala sa akin. Kailangan mapasagot ko na ngayon si Kat-Kat. Kasi baka gawin sa akin ni Jonas yun. Ako? Chari, bilisan mo na. Alis na tayo. Enzo! Bakit ganyan ang suot nyo, ha? Tsaka yung buhok mo. Ba't ganyan? Isa ka pa. Ano nangyari? Wala. Bagong style. Ano, ayos ba? Sandali, may kanta ako para sa'yo. Ay! Huwag na. Huwag na. Kasi, alis na kami yung Chari. Oh, wow! Talaga? Saan kayo pupunta? Ma, tama na! Sabi ni Papa, huwag raw tayo malilate sa tugtog ng banda nila. Enzo? Bakit ganyan suot mo? Ginagaya mo ang Papa ko, no? Hindi ah. Ba't ko naman gagayain yun? May sarili akong style, no? Enzo, kailangan na talaga namin umalis si Chari. Teka lang. Kailangan mo ba talagang sumama, Kat-Kat? Oo eh. Kasi syempre, kailangan kong samahan si Chari. Ah, edi, pwede ko kayong i-attend, tsaka pwede na rin ako sumama. Ano? Hindi ka pwedeng sumama! Ito naman, bakit naman di pwede? Eh, kasi laki naming pamilya to. Family date? Teka, family date? Wala naman tayong usapang family date. Eh, di ba nga, mga family tayo? Ikaw, ang mama ko, ako, at saka si Papa. Pamilya tayong lalabas. Eh, di family date. Family date pala, ha? Pwes, Enzo, sasama ka. Ma! Kat-Kat, di ibig sabihin, tayo magka-date. Isa ka po yan! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Jonas Silvestre. Napaka-special po itong gabi na to para sa akin dahil ngayon pa lang po ako mapapanood ng aking anak na si Chari. At anak, gusto ko lang pasalamat sa iyo at sobrang saya ko dahil nakilala kita at nakasama. Itong kanta na to ay para sa kanya. Anak, sana gusto mo. Salamat. Eh, siyempre, inspirado kaya ako. Dito ko eh. Andito rin si Mama. Pa, inspirado ka rin ba sa kanya? Kasi okay. Kat-Kat, ayos tinginong ka. Salamat. Uy, Enzo, hindi ka pa rin ba uuwi? Baka hanap ka na ni Ate Belle.
pa nakuha namin nun. Yung tanda-tanda ko na eh. Brad. Ginagaya mo ba ako? Naman kita gagayahin. Eh, mas matanda ako sa iyo eh. Mas muna akong pinanganak sa iyo. Ah, ganun ba? Kaya pala ang gara ng forma mo eh. Astig. Para sa akin, ha? Jonas, patulan ba ang bata, ha? Kat-kat, hindi naman ako bata eh. Oh, Enzo, ito na yung order mo. Ito, sarap na, no? Pampalakas yan. Pusin mo, ha? Sarap yan. Oh. Ayoko nito. Gusto ko yan, oh. Bakit? Wala. Basta ito na. Enzo! Ano ka ba? Enzo! Hindi mo to pwedeng inumin. Kat-kat naman eh. Okay na naman ako din eh. Tsaka hindi na ako bata. 40 na ako, no? Tsaka na yan. Ikaw ang kulit mo talaga. Hindi nga sabi. Hindi. Pwede na ako nito. Ano ka ba? Pitama mo pwede na. Ay! Akin na nga yan. Boss, isa pang beer dito. Enzo, Chari, umuwi na tayo. Mamaya na tayo Kathy! Umuwi. Di pa kami nagkakasama masyado ni Papa. Kathy, sandali lang. Pagbigyan mo naman muna yung bata. Gusto mo ba talaga makasama na matagal si Chari? O gusto mo lang makapag-asaran kay Enzo? Ako kasi. Bono nga kung hindi ako, no? Ang Papa mo may kasalanan eh. Enzo, Chari, tama na yan. Sumakay na kayo ng kotse. Dali! Sige na, anak. Sige na, anak. Sige na, magpaalam ka na sa papa mo. Sige na, anak. Dadalamin ka na ulit yan ng papa, ha? Pasensya ka na. Salamat pinuntahan mo ko, ha? Sige po, pa. Ingat kayo, ha? Sige na, tama na yan. Sumakay ka na. Patulang ba talaga yung bata? Hindi na bata yun. Di ba siya naman nagsabi na 40 na siya? Tsaka siya naman ang ago ng beer, ha? Oo. Tuwang-tuwa ka pa nga, pinapanood mo pa siya eh. Imbis na pigilan mo, umorder ka pa ng isa pang bote. Inagaw niya yung beer ko eh. Anong gusto mong gawin ko? Ang gusto ko, umarte ka ng edad mo. Diyos ko naman, Jonas. Nakikita ka ng anak mo. Kung talagang mahal mo siya, kung talaga nagmamalasakit ka sa kanya, magiging magandang halimbawa ka para sa anak mo. Sa ngayon, ikaw ang pinakapaboritong tao sa mundo ng anak mo. Sana naman nakikita mo yon. Sana nakikita mo kung gano'n siya kahanga sa'yo. Kung gano'n siya ka-proud na ikaw ang papa niya. Sana naman huwag dumating yung araw na malaman niya na nagkamali siya. Alam mo, nang hirap sa'yo eh. Simula noon hanggang ngayon gusto mo akong baguhin. Hindi pwede, Kathy. Ito ako. Ganito na ako. Magiging tatay ako sa anak ko. Sa parang alam ko. Kung ganyan ang katwiran mo, wala kang alam sa pagiging ama. Times of your life. Salamat sa pagtitanggol mo sa akin kanina. Basta huwag mo nang uulitin yun, ha? Tingnan mo, napasa ka patuloy. Eh, gusto ko lang naman ipakita sa'yo na lahat ng kayang gawin ni Jonas, kaya ko din gawin. Enzo, sabi mo hindi mo ginagaya ang papa ko. Chari. Enzo, pwede ba? Tigilan mo na yung pagpapanggap mo ng matanda ka kasi hindi ka naman matanda eh. At saka isa pa, hindi ikaw si Jonas. Kaya ako naman kasi ginagawa to. Gusto ko lang naman na mahalin mo rin ako katulad nung pagmamahal mo dati kay Jonas. Ayun na naman tayo eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo yung dahilan ko bakit hindi pwede? Dahil babata pa ako.
Pero Kat-Kat, ilang taon na lang, binata na ako, no? Pag dumating yung panahon na yun, matanda na ako. Okay lang yun. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit matanda ka na, liligawan pa rin kita. Eh, ikaw lang naman ang mahal ko, eh. Boss, Tol, Bill. Sige lang. Boss, pasuhin naman ako ng bag ko. Salamat, ha. Wala akong sa inyo. Teka, Tol. Alis ka na naman. May isa pa tayong seat. Wala na akong gana, Tol, eh. Wala na ako, ha. Sabi ko na nga, Abe, oo! Tinakasan na naman ninyo ko! Saan kay galing, ha? Saan kay galing, ha? Ate Bill, akit na ako bukas mo nang ikikwento matutuloy. Ano bukas? Dito ka nga, dito ka nga! Ate Bill! Hindi, ngayon tayo mag-uusap. Gusto kong mal... Bakit? Bakit amoy beer ka? Ha? Amoy chiko! Bakit? Aray ko naman, Tata Bel. Ang sama niya ng mamintang. Ang totoo nga na si Katya na may kasalanan eh. Kaya, Jabar? Sinasabi ko na nga, be! Sorry, boss. Enzo, anong kalokohan to, ha? Uminom ka ba dahil kay Kathy? Eh, Ate Bel, hindi naman po ako uminom ng beer eh. Natabunan lang ako, kaya nagamoy beer ako. Oh. Tsaka bawal sa akin yun, di ba? Bata pa ako. Oh. Kahit na pa, tumakas ka pa rin para puntahan si Kathy. Dahil sa ginawa mong yan, hindi ka na pupunta pa doon. Bawal ka na makipagkita pa kay Kathy. Maliwanag? Ate Bill! Tigil na, huwag ka magklamo. Hindi ka na lalabas ng bahay. Hindi ka na magpapakita pa kay Kathy. At dyan ang masusunod! Labo mo naman, Tol, eh. Sinabit mo na nga kami sa gig kahapon. Ngayon, ayaw mo mag-rehearse. Ano ba talagang problema mo? Pasensya na talaga, Tol. Nagkaroon talaga ako ng problema, eh. Pero kababoy ako sa'yo. Ano yung problema mo na naman sa anak mo? Labo, Tol, eh. Gusto na nanay ng anak ko na maging matinong tatay ako sa kanya. Eh, paano ko naman gagawin yun? Anong alam ko dun? Eh, yung tatay ko nga, eh. Namatay bago ako magkaisip. Ima ka man po naman sa akin. Kundi lasinggero, walang kwentang tao. So ano alam po sa pagiging matinong tatay? Sa bagay, hassle nga yun. Kaya lagi ang press release ko sa mga tao eh. Baog ako. Ayoko lumaki yung anak ko na walang ama. Ayoko matulad siya sa akin. Gusto ko nandiyan ako sa tabi niya pag kailangan niya ako. Gusto ko mapagmalaki naman niya ako bilang tatay niya. Eh kung... ligaw mo yung nanay. Baga, suyuin mo para walang problema. Tol, malabong mangyari yun. Ang importante sa akin ngayon, Tol. Mapatawad ako ni Kathy. Patunayan ko sa kanya na kaya kong maging matinong tatay. Magandang umaga, Kathy. Ano ginagawa mo dito? Para sa'yo. Ano yan? Bulaklak. Pwede ba? Huwag mo akong dadaanin sa bulaklak. Eh, naisip ko lang kasi yun sa... Tsaka pwede ba? Huwag mo rin akong dadaanin sa bola dahil hinding-hindi na ako maniniwala sa'yo. Alam mo, tayong dalawa lang naman. Pwede ba? Magdiretsahan na tayong dalawa. Huwag na tayong maglokohan pa. Ano ba ginagawa mo rito? Ano ba kailangan mo? Ha? Ay, nandito lang naman ako para humingi ng isang pagkakataon. Tama ka dun sa sinabi mo na kailangan kong maging mabuting ama kay Tsari. Pero siyempre, hindi naman madali para sa akin yun eh. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Gusto ko maging matinong ama kay Tsari. Balita ko, grounded ka raw, ha? Sabi sa akin ni Ate Bel. Oo, Dok. Sa kay Jabar kasi. Sorry naman.
naman, boss. Eh, bakit naman kasi tinakasan niya si Ate Bel? Dok, in love ka na ba? Oo. Pero ngayon lang ako na in love ng ganito. As in ngayon lang, Dok? Kanino naman? Hindi ko alam eh. Dalawang beses na kami nagkita pero hindi ko natanong yung pangalan niya. Jesus! Dok naman oh, ba't hindi ko naman tinatanong yung pangalan? Eh, nahihiya ako eh. Ikaw, Carlo, kaloko ya. Torpe ka pa rin ha. Hindi ako torpe ha. Mahiyain lang. Boss. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Parang hindi ka naniniwala. Totoo na to, hindi to bola. Sana naman, huwag mo na may pagkait sa akin. Papa? Pa! Anak! Anak! Papa, tamang-tama ang dating mo. Iimbitahan sana kita sa school program namin. Bak, kasali ka sa program niyo? Wow, ang galing naman ang anak ko. Pa, kakanta ko doon. Sana makapunta ka, ha? Apo, oo naman. Pwedeng-pwede. Pero siyempre, anak, kailangan muna natin magpaalam sa mama mo. Ma, pwede ba natin imbitahan si Papa? Thank you, Ma! Times of your life. Enzo, ano? Nami-miss mo na naman si Kat Kat, ano? Ate Bel, bawal ko ba po ba talaga siyang dalawin? Hanggat hindi mo ipinapangako sa akin at titigil ka na sa panliligaw sa kanya, hindi kita papayagan. Halika nga. Parinig ka nga. Ayoko sanang gawin sa ito. Pero, para sa kabutihan mo to, Enzo, sana maintindihan mo ko, anak. Ha? Alis 9 na. Matulog ka na. Hello? Uy! Dok, kamusta na? Enzo? Dok, kailangan ko ng tulong mo. Ha? Ano nangyari? Hindi. Hindi, Dok. Iba to. May hilingin ako sa'yo. Ano yun? Di ba? Sabi ko sa'yo, in love ako. Oh, huwag mo sabihin sa'kin gusto mo na namang uminom, ha? Masama sa'yo yun. Naku, Dok, hindi naman yun. Gusto ko lang makita yung babaeng mahal ko. Ano naman kinalaman ko ron? Di ba sabi mo may utang na loob ka sa akin? Pwede ko bang singil na ngayon yun? Ha? Ano na kaya nangyayari kay Papa? Di ba sabi niya darating siya? Humingi ka na pagkakataon. Pinagbigyan kita. Hindi ko napapayagan saktan mo ulit ang anak ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Huwag na huwag ka na magpapakita sa anak ko. Paano ko siya makikilala kung ilalayo mo siya sa akin? Paniwalaan mo ako lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Hindi ako naniniwala! Ako nang bahala kay Jonas. Hindi ka nakakatulong, Enzo. Dumadagdag ka pa sa problema ko. Mas mabuti siguro kung huwag ka muna magpunta dito sa amin. Huwag muna tayo magkita. Good morning, yesterday. Thank you.